Magandang buhay! Ang nakikitang tagumpay ni Lenny Robredo ay isang huwaran sa mga nangangarap. Bakit naman? Nanalo na ba siyang presidente? Di pa tapos ang eleksyon. Hindi rin ito isang episode hinggil sa politika. Ang channel na ito ay tumatalakay sa mga success stories at mga aral upang magtagumpay. Ayon kay Earl Nightingale, success is the progressive realization of a worthy ideal. Ano ba ang ideal ni Lenny? Ito ay ang maiangat ang kabuhayan ng mga nasa laylayan. Sa ngayon, naglalabasan ang maraming kwentong sumasalamin sa kanyang mga ideals. Maibabahagi namin ang ilan sa pagpapatuloy ng aming episode. Isentro natin ang talakayan sa mga aral na mapupulot natin sa buhay ni Lenny Robredo. Ano ba ang meron kay Lenny? Papaano na kaya ng isang tahimik at hindi kilalang Bicolana na magkaroon ng napakaraming taong nakikinig at tumutugon sa kanyang mga panawagan at suportahan ang kanyang mga adhikain? Alamin natin. Una, sa murang edad, na-realize na ni Lenny ang nais niyang gawin sa kanyang buhay. Maaga niyang naintindihan ang kanyang life purpose. Ito ay bunga ng kwento mula sa aklat na To Kill a Mockingbird ni Harper Lee. Nakapaloob sa nobela ang pakikipaglaban ng abogadong si Atiku sa hukuman upang mailigtas si Tony Robinson, isang itim na nakasuhan ng panggagahasa. Sa panahong iyon, namamayani pa ang racial discrimination. Napukaw ang damdamin ni Lenny. Mula noon, ninais na niyang maging isang mahusay na public service lawyer. Ang pagkakaroon ng kalinawan sa kung ano talaga ang iyong burning desire o ninanais din. Ang unang step tungo sa tagumpay ayon sa aklat na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Sinusuhayan din ito ng aral na Begin with the End in Mind mula sa aklat na 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Ang kalinawan ng tunguhin ay nagkakaloob ng direksyon at focus. Halimbawa, nais mong magpunta sa Singapore. Hindi ka na maglalaan ng oras para alamin kung magkano ang tiket papuntang Thailand o India. Tanging ang mga requirements para makarating sa Singapore ang papansinin. Kumusta ka? Ano ang nais mong marating? Paano mo gustong maalaala ng iyong mga nakasama? Pangalawa, mataas ang antas ng kanyang commitment. Tunay ngang naging mahaba ang tinatawag na resibo ng mga patunay na commitment ni Lenny. Tandaan, nais niyang maging mahusay na public service lawyer. Naipanalo niya ang kaso ng mga sumilaw farmers sa Bukidnon laban sa San Miguel Corporation. Sa panalong ito, naipagkaloob sa mga sumilaw farmers ang pagmamay-ari ng 144 hectares na lupa noong 2010. Sa pamamagitan ng panalong ito, nakaya na ng mga sumilaw farmers na makakain ng 3 beses sa loob ng maghapon. Dahil sa panalong ito, nakaya na ng mga sumilaw farmers na magpaaral ng mga anak. Lalong lumawak ang naipagkaloob na serbisyo ni Lenny nang siya ay mapasok sa politika. Naabot niya ang mga malalayong mga lugar para makapagkaloob ng tulong. Isang halimbawa ay ang Agutaya, Palawan. Nakapaghatid si Lenny ng mga tulong na kaloob ng mga private organizations upang mapaunlad ang kalagayan ng mga taga rito. Ang mga nasalanta ng mga sari-saring trahedya ay napagkakalooban ng kanyang opisina ng tulong upang makabangon. Hindi mahalaga kung nakakuha siya ng malaking boto sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Mas namamayani ang kanyang commitment na makatulong upang maiangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Kumusta ka? Sang-ayon ba sa iyong pangarap ang iyong mga pinagkakaabalahan sa ngayon? Ito kasi ang pamantayan ng iyong commitment sa pag-abot ng iyong pangarap. O baka naman nagbago na uli ang iyong interes at pinagkakaabalahan. Kapag nasa ganito kang kalagayan, mas mainam na maglaan ka ng panahon para pag-isipan kung ano talaga ang iyong nais na marating. Pangatlo, walang imposible. Ang paniniwalang imposibleng mangyari ang isang bagay ang karaniwang pumipigil sa isang tao na magpatuloy na abutin ang kanyang pangarap. Sa kaso ni Lenny, ilang beses nang nakita sa kanyang buhay ang kanyang labang
sumasalamin sa David and Goliath story ng Biblia. Hindi nga ba tila imposibleng talunin ng isang paslit ang isang higanteng sundalo? Parang imposibleng maipanalo ni Lenny ang kaso ng mga Sumilaw Farmers laban sa higanteng San Miguel Corporation. Parang imposibleng matalo ni Lenny ang political dynasty. Parang imposibleng matalo ni Lenny ang anak ng dating presidente. Ang tila walang pag-asang panalo ay napalawig pa ng kakulangan ng resources para magtagumpay. Papaano nga naman matatalo ng isang di kilalang abogado ang San Miguel Corporation? Papaano mapuputol ang pamumuno ng political dynasty? Walang gaanong detalye na makikita kung papaano nagawa ni Lenny na maipanalo ang kaso ng Sumilaw Farmers. Ang pagkapanalo naman niya laban sa political dynasty ay sa pamamagitan ng kanyang kasipagan sa pakikipag-usap sa mga taong makakapagsulong ng kanyang kandidatura sa iba't ibang lugar. Wala siyang malalaking rally o motorcade dahil wala siyang budget. Nagtagumpay siya sa kanyang panawagan sa pangangailangang magkaroon ng pagbabago sa pamumuno para mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa kanilang lugar. Landslide ang kanyang naging panalo. Posibleng ang kanyang pagkapanalo ang naka-inspire din naman sa iba para makayang talunin ang ibang political dynasties. Tignan ang kaso ni Vico Soto sa Pasig. Sa iyong kalagayan, tila imposible rin bang maabot mo ang iyong mga pangarap sa buhay? Makinabang sa napakaraming success stories upang tumatag ang iyong paniniwalang walang imposible. Pang-apat, sinunod ni Lenny ang success formula na E plus R equals O. Ito ang event plus response equals outcome. Ang event ay anumang pangyayari o kondisyon o problems tulad ng kawalan ng pera o pagkawala ng trabaho o pagsapit ng malakas na bagyo. Ang R naman ay ang response o kung papaano ka tumugon sa mga kinakaharap na challenges. Makikita sa success formula na ito na posibleng hindi natin mapipigilan ang pagdating ng EO event. Pero nasa ating control ang R o response. Sa kaso ni Lenny, maraming events ang nagpakita sa kanyang mahusay na response. Sa kasagsagan ng COVID-19, lahat ay apektado. Maraming nagkakasakit, maraming nawala ng trabaho, maraming nagkaproblema. Dahil ito ay isang panibagong sakit at unang pagkakataon pa lamang ng bansa na mapaharap sa pandemya, sumangguni muna sina Lenny sa mga eksperto. Dahil dito, nagkaroon sila ng mas malawak na pangunawa sa problema. Ginawang priority ni Lenny ang COVID-19 assistance. Ang mga projects na walang kinalaman sa pandemya ay pansamantalang itinuring na non-essential. Sa pamamagitan nito, nakayang makapagbigay ni Lenny ng mga dagdag na kagamitan sa mga hospital, subsidy sa mga nawalan ng trabaho tulad ng mga jeepney drivers, transportation assistance sa mga frontliners at iba pa. Dahil sa kakulangan din ng supply ng ilang kagamitan sa hospitals, ipinagawa ni Lenny sa mga grupo ng mananahi na nasa ilalim ng kanilang Angat Buhay Program ang mga kagamitang ito. Sa pamamagitan nito, dalawang problema ang kanyang natugunan. Ang kakulangan ng supply ng mga gamit sa hospitals at pagbaba ng kita ng mga mananahi. Naranasan din ang kanyang tanggapan na magkaroon ng budget cut. Upang makapagpatuloy pa rin sa kanilang mga projects, naging kaagapay ng Office of the Vice President ang ilang private organizations. Halimbawa, ang mga tulong na naihatid sa bayan ng Agutaya, Palawan ay mula sa Metrobank Foundation. Dahil din sa ipinamalas na kahusayan sa paghawak ng pera, maraming mga donations ang nakararating sa kanyang tanggapan. Ano ang iyong kinakaharap na mga problema sa iyong buhay sa ngayon? Papaano mo ito tinutugunan? Tandaan, posibleng lahat ay napapaharap sa magkakatulad na suliranin. Subalit, iba-iba ang nagiging kinakahinatnan. Ito ay dahil sa magkakaibang paraan ng pagtugon. Panlima, ang pagsisikap ay nagbubunga ng tagumpay. Sa kaso ni Lenny, hindi naman niya naging ambisyon na maging isang politician o maging pangulo ng Pilipinas.
Naging mission lang niya sa buhay na makatulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga nasa laylayan. Ang tila maliliit na tagumpay na bunga ng pagsusumikap ni Lenny ay nagkaloob naman ng napakalaking impact sa buhay ng kanyang mga natulungan. Napagtanto din niyang ang pagsali sa politika ay isang paraan para mapalawig ang kanyang misyon. Dahil sa impact ng kanyang mga naunang pagsusumikap noon, ang kanyang mga natulungan ang naging mga masugid na nagpakilala sa kanyang kakayahan at kasipagan. Dahil patuloy siyang nagsumikap para makatulong sa kabila ng sari-saring paghamak at paninira sa kanyang pangalan, lalong lumawak ang bilang ng kanyang mga supporters. Ang kanyang mga pagsusumikap para maabot ang kanyang mga ideals ay nagsanhi ng ripple effect na lumawak ng lumawak. Maraming samahan ang tumulong sa kanyang mga projects. Nagbunga ito ng mas maraming natulungang mga nasa laylayan. Nagbunga ito ng katuparan ng kanyang mga ideals. Nakakaranas ka ba ng pagbagsak ng iyong motivation dahil tila walang ibinubunga ang iyong mga pagsusumikap? Posibleng di mo paramdam sa ngayon. Subalit, ang iyong inilala ang lakas at panahon para sa iyong tunguhin ay nagpapahusay naman sa iyong kakayahan at katangian. Darating ang panahong ang iyong mga pagsusumikap ay magbubunga pa ng higit sa iyong inaasahan. Kung hindi niyo pa nagagawa, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe at bell para ma-notify kayo sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli!